Welcome back! So, at this time, ay pag-aaralan natin yung microcomputers, better known as mini PC, no? So, ito ay, sarap natin ay, ito ay isang Orange Pi PC, no? Orange Pi PC, a new generation of mini PC, no? So, in order ko po ito sa Lazada, sa halagang 1,200 pesos, no? At, ang pinaka-goal natin ngayon ay para malaman natin kung ano ang benefit ng paggamit ng mini PC kagaya nito. No, sa halagang 1,200 pesos sa Lazada ay ano yung pwede nating magawa sa computer na kagaya nito. No, so, nabili ko ito, 1,200, and then binili ko din ito through Lazada. Yung kanyang case, no, Orange Pi case, so tingnan din natin yan. And then also yung ating kanyang drive kung sa malalaking computer kagaya ng desktop meron tayong hard drive, ito naman yung kanyang pinaka drive na magpapatakbo sa ating Orange Pi, no? So sige, tingnan natin kung ano laman. So nung in-order ko to sa Lazada, mga ilang days lang din dumating na siya, no? So ito yon, and then may kasama siyang power cord, I think. Power connector, power cord, no? Sabihin muna natin ito, no? So, ito yung kanyang 5 volts na cable, no? Para sa 5 volts. Yan natin at buksan natin. Okay. Ayan, no? So, ito yung connector niya para dun sa ating board. And then, ito naman yung para sa ating mga adapter o yung ating mga pang-charge, no, yung mga pinag-charge natin sa cellphone, no, yung ating adapter. So tingnan natin mismo yung board naman. Buksan natin. May laman ng board. Okay, meron pa bang laman? Uy, meron pa. Okay. Ano pa ba laman? Wala na. Tabi natin siya. Orange Pi. Then, may laman siyang manual. O, regulatory compliance and safety information. So, I think ito yung ano nila, yung declaration nila na nag-comply sila, no, sa standard, no, ng buong mundo regarding sa electronic operation. At saka meron silang warning, no? Yan, no? So, meron itong mga FCC, EU. So, sinasabi nilang nag-comply sila, and then meron silang certification. So, made in China siya, Orange Pi. Now, actually, ito yung ano eh, ito yung counterpart o yung kapareho ng Raspberry Pi. Ang Raspberry Pi ay na-develop sa United Kingdom, no? Ito naman ay sa China, no? So since open source sila, no? Open source ito. So kahit sino pwedeng gumawa ng mas magandang version, kaparehong version since open source ito. Ha? So ito yung ating box niya, no? So sealed pa siya, di ba? So lupitin muna natin. Meron ako dalang gunting dito. Yan, sana hindi ko magupit yung board kung tatablan. Okay. So, pwede natin siya ipatong na ganyan para iwas sa electrostatic, no? Sa static. Okay, so sige, bitawan na natin. Okay, so ito yung ating Orange Pi, no? So, titingnan muna natin ng saglit kung ano yung kanyang specification. No? So, tingnan muna natin yung kanyang physical na itsura. No? Namnamin natin yung kanyang kagandahan. I mean, yung kanyang features. No? So, tingnan natin yung kanyang specification. Ano? So, dito sa
computer na ito, actually ito ay isa ng computer, no? Kagaya ng nabasa natin, siya ay sinabi ng creator, developers, na ito ay isang mini PC, no? The next generation, new generation, next PC. So dito, mapapansin natin may mga chip, no? Although tatlo lang yung main chip, and then may mga iba tayong mga electronic parts. Dito, i-identify natin yung na-discuss natin sa nakaraan ng mga lesson. Ang computer, siya ay, di ba, yung gathers data, no? Process data, stores data, tsaka output data, no? So, may mga components siya, may mga parts. Ganun din dito. Ganun din, gathers data, process data, and then yung store data. Same din kagaya ng ating pinag-aralan, no? So, unahin natin yung processor niya. Hulaan po natin kung alin dito yung processor. Yes, tama. Itong ating H3. No? So, itong H3, ito yung ating processor. Ang kanyang brand ay All Winner Tech. Makita natin, no? All Winner Tech. Actually, ito ay isang ARM, no? Cortex A7 Quad Core, 1.6 GHz. No? Quad Core siya. Ang brand niya lang is All Winner. Hindi siya Intel, hindi siya AMD. Ang tatak niya ay All Winner. Actually, yung ARM Cortex A7 Quad Core, ginagamit ito sa mga magagandang cellphone. No? Ito lang yung version niya na ginawa para dito sa mini PC na ito, no? H3. Okay? So, yung Quad Core na A-Cortex, mabilis din po siya na processor. It can process, no, kasing bilis ng Quad Core na 1.6 na laptop. Kaya kung may laptop kayo na 1.6, although mas mataas yung cache ng nasa laptop, ito mababa lang, parang 200 plus KB lang, no? Pero it can perform the same doon sa mga calculations. Although, siyempre may limitation to dahil ito ay micro PC lang, no? Mini PC. So, yan yung ating processor, yung ating CPU. No? Yung ating H3 Cortex All-Winner H3. Okay? So, next is yung ating memory. Nasaan po yung memory palagay nyo? No, ito po. Ito ay ating RAM. No, primary storage. No, read access memory. Ang isa po nito, dalawa sila, is 512 MB. No? 512 MB, 512 MB. So, sila ay equivalent to 1 GB. 1 GB. Yung capacity ng memory ng ano na ito, ng micro PC na ito. And meron ding mga version ng Orange Pi na mas mataas yung capacity ng kanilang memory, no? Yung Orange Pi 4B, I think meron yung 4 GB, no? 4 GB. Halos same din yung itsura nila, no? Halos same ito. Mas mataas na yung capacity, 4 GB. And then, yung kanilang processor ay 6 cores na. Ito, quad core, 4 cores. 4 ang core, no? Yun naman ay 6 cores na. So, yan yung pinaka-main natin, no? Yung main nating component dito sa ating Orange Pi, no? Yung processor, memory, ano pa yung kasunod na kailangan? Oh, yung ating drive, no? Yung hard drive o yung storage, ito yung ating storage, no? So, sa storage natin, ay meron tayong 32 GB na micro SD na SanDisk Ultra. No, dito ilalagay yung operating system. Pwede rin dito mag-save, no? Doon titingnan natin doon kung saan ilalagay ito. Then explain natin later yung saan natin pwede pa ilagay yung iba pang files, no? I-store natin ibang files. So ituloy muna natin 'to. And then nakita na natin 'yon. Tingnan muna natin yung iba pang ano parts niya. So ito naman yung mic, microphones. O sa recording, hindi mo na kailangan bumili ng microphone na separate. Meron ka ng built-in na microphone. And then of course ito, kasunod nito is yung ating HDMI port. HDMI port. Pwede natin siya ikabit sa TV, pwede natin ikabit sa monitor. No, maski sa lumang monitor, pwede gagamit lang tayo ng adapter o converter, no? O yung ating HDMI to VGA.
HDMI to VGA. So, alalahan natin kung paano hawakan yung mga electronic components. And then, dito muna tayo sa left. Balik tayo pala dito. Ito yung ating power connector, no? Yung ating DC, no? Hindi AC, ha? DC, no? DC connector. No? 5 volts lang siya. Yung rated niya is 5 volts. So, kung gagamit tayo, make sure nating 5 volts talaga. Hindi pwede yung 5 volts na yung ano lang, yung mga nabibiling mumurahing 5 volts kasi sayang naman 'tong masisira lang, no? So, dapat magandang 5 volts na charger. O yun, any charger na maganda, pwede dito. Basta 5 volts, no? And then dito naman sa kanan is yung ating earphone, no? May earphone dito and meron din tong video output. May video output tapos stereo, no, left and right, ground, no? So may connector ng audio and video. So kung gusto mo i-connect siya sa RCA type papunta sa yung TV, I think pwede kasi may video siya dito and meron din siyang audio, no? Pakita ko sa inyo sa screen yung itsura ng connector na 'yon. Okay. So dito muna tayo sa left para makita natin. And then next is yung ating power switch. No, ito yung ating power switch. Pag gusto natin siyang i-on, pipindutin lang natin 'to. Bukod sa pagsaksak ng ating connector sa DC connector, ay pindutin lang natin 'to, mag-on na siya. No, ito yung ating tack switch. I think tack switch ba tawag dito, tama? No? And then ito naman na nasa taas, siya ay connector ng camera. May nabibili ding camera sa Lazada, no? May nabibiling camera sa Lazada na kinoconnect dito. I think kayang mag-record ng 1080p video dito, no? Ayon sa kanyang official website, sa kanyang official website is kaya nito na mag record ng yung magandang camera, siyempre na i-record gagamitin mo para mag-record is kaya ng 1080p na recording. 30 fps 60 fps. Okay, depende sa camera ikakabit mo. And then yung next naman is yung ating OTG connector, no, OTG port. No, yung OTG port, ito yung ginagamit natin sa cellphone. No, yung cellphone pwede mo rin dito isalpak o ilagay para kunin yung data sa cellphone papunta dito sa ating mini PC, no? So same port siya. Pero hindi siya pwedeng mag-power dito. Hindi pwedeng mag-power, saksak natin yung sa dito yung power, hindi pwede kasi ito talaga yung designated power port niya, no? So yan yon. And then yung nasa ilalim, yan yung sa ating SD card. Diyan mag-ooperate yung ating operating system, diyan maglo-load, diyan hahanapin ang BIOS niya. Tapos titingnan niya yung una sana nakalagay yung ating operating system. So pag-usapan natin yon, ano? And then, ito yung 40-pin. Yung 40-pin natin, ito. No, for development ito. For development, kung anong gusto natin gawin. Sa kanya, dito natin isasaksak yun. So, meron tayong gagawing mga tutorials kung paano gamitin ito. No, at this time, tingnan muna natin yung kanyang iba pang mga yung iba pang niyang features. No, ito yung ating IR. No, yung ating IR na detector, no? So dito makikita natin yung pwede siyang mag remote. No, gumamit ng remote, pwede dito yung remote control at yung lahat ng mga pwede natin sa gamitin through IR. Okay? So ito naman yung ating natawag na USB port. Okay, alam na natin 'yan. USB port 2.0. Hindi pa siya 3.0. So, okay lang din kasi mabilis naman din ang 2.0, ano? Yung 3.0 ay I think sa ano na 'yon, sa Orange Pi 4. May USB 3.0 na yata doon. I'm not sure, titingnan natin, okay? And ito yung ating standard RJ45 connector, no? Ito yung ating dito sinasaksak yung sa internet, no? So, kung meron kayong wire pang-connect, no, sa inyong computer,
I mean sa inyong tawag nito yung ISP service provider like Globe, PLDT, Smart. So dito lang po 'yan, ha? Pwede rin siya of course sa wireless. Gagamit tayo ng wireless dongle dito. Kakabit natin, ha? And then next is yung dalawa pang port natin ng USB. Okay? So yan yung ating yung quick overview nitong Orange Pi. O nga pala, bago ko makalimutan, meron nga pala itong ano, power, no? Yung ating read and write, et, yung ilaw dito, read and write, kagaya no sa HDD LED. Ah, I'm sorry, tama, HDD LED, no? HDD LED dun sa ating CSU, dun sa ating ginawa, dun sa isang ating tutorial, no? Meron ditong read and write na ilaw. Itong maliit na to, itong white. Kasi isa naman is power, no? Power. Power LED. Okay? So ito naman is activity LED o yung read and write. Read and write LED, okay? So itong 40 pin ginagamit din 'yan sa iba pang mga microcontroller kagaya ng Arduino, ano? Pero bago nga pala tayo pumunta dyan, pa-introduce ang isa pa yung Arduino. With Arduino, tingnan muna natin yung likod, no? So, ito yung kanilang compliance, CE sa European, and then FCC yung international natin, no? So, yan yung kanyang serial number or part number, PI, PC. Okay, so ito yung ating PF card. Yung dito sa para sa ating tawag dito, storage, no? Para sa ating operating system. So, i-insert lang yun dito. Kiklik lang. Pero bago natin siyempre insert yun, dapat nakaload na yung image o yung ating operating system para mairun, no? Yung ating first boot na sa ating operating system. Ano? Now, speaking of operating system, ay pwede dito ang Android, no? Android, yung latest na Android may installer para dito. And then yung ano pa, Ubuntu o ibang klase ng Linux, no? Ubuntu, and then I think yung isa pa, Ambient, no? Debian, no? So marami pwedeng install dito, no? So sa unang initialization nito, dapat ay nakakabit na yung ating storage na yung flash, yung I mean yung memory, no, yung memory card natin, hindi flash drive, memory, no, yung memory card natin. O, kailangan may laman na siya na operating system. At saka yung operating system, madadownload natin siya sa mismong website na Orange Pi, no? orangepi.com yata. Lalagay ko sa screen kung ano yung kanilang website para mabisita niyo. So, yung 40 pin, marami siyang functions, no, at nagiging kakambal niya yung isa niyang kabadi-badi, yung ating Arduino Uno. No, ito yung ating namang microcontroller. So, ito ay computer din. Pero, mas hamak na ano to. Mas maliit yung capacity ng processing power niya. Nandito na mismo yung ating CPU. Nandito na. And then, nandito na rin yung memory. And then, storage nandito na. Mababa lang sila. I think, mga 512 KB lang, no, kilobytes yung sa kanyang I think sa memory, no. So i-confirm natin 'yan, no. So silang dalawa can work together, no, para makagawa tayo ng mga magagandang mga ano invention, no, at saka yung mga application, no. Ginagamit ito sa software, more on software. Pwede itong gamitin sa personal computer. And then pwede ito sa web development, etc. No, maraming pwedeng gawin. More on software. Ito naman is more on hardware. No, ang kaibahan ng Uno, siya ay for automation, for robotics, no? Dito, maglagay ka lang ng software once, hindi mo na siya ma-access unless i-access mo siya. No, unless palitan mo siya ng software, no, ng kanyang program. At pagkalagay mo ng program dito, ay tatakbo na siya ng kusa. No, may sarili siyang program na may loop, and then paulit-ulit lang, and then kung may mga detection tayo, mga if else then i-execute lang niya yun. No, yun ang kaibahan ng Arduino. Okay? So, i-discuss natin to sa isang separate na
tutorial kasi kailangan mapag-aralan natin yung language niya. No, yung language na ginagamit sa kanya, C++, no, at saka yung ibang mga version nito. At sa programming languages na yon, C++, ito yung ating magiging parang pinaka hands-on, no, para matutunan natin yung if, else, then, tsaka iba pang mga fundamentals sa programming. Dito natin i-apply. Okay? So, dito sa ating Orange Pie, ay ang kagandahan nito, kung ikaw ay estudyante, o ikaw ay teacher, o ikaw ay isang professional, o IT, pwede mo itong dalhin anywhere, no? So, once na na-install na yung operating system, no, pwede mo na siyang dalhin kahit saan. So, ito rin yung case na binili ko sa Lazada, no? Maganda siya, e-buy. Madali nga lang siya magasgasan, no? Pero ang maganda dito, nakikita mo yung loob, no? So, buksan natin. No? Unfortunately, kaya ko siya binuksan kagad kasi gusto ko makita kung may tornilyo. Kasi, mahirap umahanap ng tornilyo nito dahil maliliit yung tornilyo, no? So, wala siyang kasamang tornilyo. So, tingnan natin paano siya ipasok. So, lagay muna natin dito. Then, tingnan natin. Alright. Masok ba? Mukhang kailangan natin ipasok pa ng konti doon. Ah, ito. Unahin muna natin. So, may pinaka na pumasok siya doon. Yan. Okay. Uy, hindi pa. Kailangan dito naman sa side. Tayo natin. Pumasok na dito eh. So, itulak na lang natin siya. Eh, okay na pala eh. Okay na pala. Medyo maluwag lang siya kasi. Maluwag lang siya kasi maluwag. Okay? O, hindi siya pantay eh. Hindi ako satisfied sa pagkakabit. Okay. So, I think gagamitan natin siya ng yon, konting force. Yan. Hindi pa rin. Alright. Sige, mamaya natin sa puwersahin. Hindi siya tama, no? So, kailangan ito bigyan ng force para lumabas ito dito, okay? So, once na nagawa na natin na may pasok to, no, may lagay yung kanyang OS, ay pwede na natin siya gamitin as personal computer, no? So, kung pupunta ka sa school, pumunta ka sa trabaho, pumunta ka sa kahit saan, no? So, ang dadali mo lang is ito at saka ito. And magdadala ka lang din lang ng kagaya nito. No, ano ito? Ito ay wireless, para sa wireless na mouse. No? Connect mo lang. Mas pwede mo ikabit dito yung Wi-Fi. No, isa dito ay Wi-Fi. Then gamitin mo siya with the mouse. I-connect mo siya sa TV sa inyong sa school. I-connect siya sa monitor or bumili ng maliit na monitor. May nabibiling maliit na monitor na ganyan kalaki yung ano na siya. Merong yung ay ano lang yung TN panel. No? So saan sasaksak yun dito na. So dala mo itong wireless na ito para sa mouse at keyboard. Ito ay Genius eh. Meron silang combination combo na Genius na mouse at saka yung keyboard, no? Ito lang sasaksak mo, dalawa na naka-connect. And then, of course, kung nasa bahay ka naman, no, connect mo lang ito dito. Yan, no, i-connect mo sa TV na may HDMI sa computer. Ngayon, kung medyo wala tayong LED pa na TV, pwede sa mga lumang monitor, no?
Yan, o, VGA, no? So, ito yung adapter, HDMI to VGA. So, kung gusto natin bumili ng second hand na monitor, no? Meron na 1,000 lang. Sa Lazada, meron din, no? Dun sa mga malalapit na tindahan ng PC, no? So, yan, pwede siya gamitin doon. And, siyempre, kakabit mo lang din yung sorry, nalaglagay mo. Yan, and then kakabit lang natin din yung power niya. At try din natin siya sa yung ating power bank, no? Yung magandang power bank. Kasi yung magandang power bank, yung lalo na yung mga mabilis mag-charge, pwede yun dito. No? Tatry natin para safe kayo pag ginawa nyo. No? Safe yun sa inyo. No? So, anywhere, anytime, dali nyo, lagay nyo lang sa bag nyo. No? And then, dali nyo lang yung inyong mouse o small keyboard na foldable, jelly type na keyboard. Pwede na tayong mag-computer anywhere, anytime. So, sa next lesson, pag-aaralan natin paano install yung operating system gamit ito. And then, gamitin na natin siya for pag-aralan na natin siya yung kanyang OS. No? I think ang install natin yung Armbian. Okay? So, see you on our next lesson. At mag-aral tayo patuloy. Bye-bye!